Nagsisimula pa lamang ang taon, ngunit tila hirap na hirap na agad ang 44 years old na si Nanay Erlinda. Hindi sa mga gawaing bahay, kundi sa simpleng pagsusuot ng medyas. Dahil daw kasi sa taba niya sa tiyan, hirap siyang yumuko at abutin ang kanyang mga paa. Namimiss na raw niya tuloy ang 29 inches niyang waistline noong siya'y dalaga pa. Medyo sexy ng konti. Pero nung nagkaasawa na ako, dire-diretso na hindi na ako kumaya. Hanggang ngayon, hanggang sa lalo akong lumalaki. Ngayon, 100 kilos na ako eh. Mas inaalala pa raw ngayon ni Erlinda ang mga sakit na maaaring siyang magkaroon kung hindi mababawasan ang taba niya sa tiyan. Ang sobrang abdominal fat kasi, pinatunayan ng maraming pag-aaral na nagpapataas ng tsyansa ng isang tao na magkaroon ng type 2 diabetes, alta presyon at sakit sa puso. Kung di naman aktibo pero malakas kumain ng mga pagkaing mataas ang calories mula sa carbohydrates tulad ng kanin, pasta at tinapay, talagang tataba ang isang tao. Tingin ka talaga sa kanin. Tsaka kasi pag yung pagod na pagod ka, talagang magpaparami kain. May dalawang klase ng fat na nabubuo sa katawan. Ang subcutaneous fat na naiimbak sa ilalim lang ng balat at madali pang makapa. At ang visceral fat na matatagpuan sa kailaliman ng ating abdominal cavities at pinupunan ang mga pagitan ng ating mga bituka at iba pang internal organs. Ito ayon sa mga eksperto ang siyang direktang may kaugnayan sa pagkakaroon ng sakit sa puso, high blood at diabetes. Ang sukat ng waistline maaring magsilbing warning kung sobra at delikado na para sa katawan ng taba sa tiyan. Kaya kunin na ang mga tape measure at magsukat! Para sa mga lalaki, delikado na raw kung ang inyong waistline ay hihigit sa 40 inches. Habang signal ng dapat magdyeta ang mga babae kung lagpas naman sa 35 inches ang kanilang baywang. Hindi pa naman daw nakakaramdam ng mga sintomas ng hypertension o diabetes si Erlinda. Ngunit gusto niyang makasiguro. Kaya ngayong 2018, sisikapin na raw niyang isaayos ang kanyang dieta at regular na mag-ehersisyo. Nag-usap na kami nung kaibigan ko, sabi niya, Ate Linda, dapat ngayon mag-ano na. Kasi nga, sabi niya, lalahanin mo yung mga anak mo, maliliit pa. Siyempre, pagka nagkasakit ka, pag ano, wala ka kaagad, o di, kawawa naman yung mga bata. Upang personal na hingin ang payo ng eksperto kung paano harapin ang laban sa pagtanggal ng sobrang taba, isinama namin sa isang internist at cardiologist si Erlinda. Sa'yo, alin ang meron? Ang belly fat, yun yung subcutaneous fat. Kaya lang yung visceral fat na delikado, hindi yun nakikita kung gaano kalaki yun tiyan eh. Nakikita siya CT scan lamang. So, yun yun talaga ginagawa. Ang kagandahan nun, whether subcutaneous fat or visceral fat, ang pag-aayos niya ay exercise at tamang pagkain. Iisa lamang. Paliwanag ng internist cardiologist, mabuti raw at mas madali pang mawala ang klase ng taba na mayroon si Erlinda. Kaya payo ni Doc kay Erlinda at sa mga iba pang dapat magbawas na ng sobrang taba, mag-cardio exercise sa loob ng 30 minuto nang di bababa sa 3 beses sa isang linggo. Dapat rin daw iwasan ang mga pagkaing mataas sa calories tulad ng carbohydrates at matatamis. Sa halip, ugaliin kumain ng prutas, gulay at protein-rich food. So siguro, magbigay ka ng simpleng goal. 1 to 2 pounds a month, siguro masarap na yon, maganda na yon, no? Kasi kung magsabi ka na 30 days, kailangan ko mawala 10 kilo, naku, ang hirap niyan. Ang problema kasi kapag kabiglaan, dyan pumapasok yung tinatawag na yo-yo diet. Diba, lalo yung mga ibang trabaho na kailangan, maganda yung pangangatawan mo, no? So, crash diet ang gagawin, kaka-ulcer. Lumolo siya ng konti, saggy skin, no? Hindi maganda. So, laging gutom mo yung pakiramdam, hindi lang ma-maintain. Sa mga napasarap at nasobrahan ng kain itong mga nakaraang taon, hindi pa huli upang iwasto ang lagay ng inyong kalusugan. Kaya ang aming imbitasyon, sama-sama tayo ngayon 2018 sa pagpupursiging maging fit at healthy.